It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. So, ayan na mga mami, ang ating bean sprout na may tofu. Good morning guys! It's me, Shasha Colme, ang inyong mamshi. Ngayon, nandito na naman ako sa aking kusina at meron akong i-share sa inyo na simpleng luto lang at tiyak na magugustuhan ninyo. Lalong-lalo na sa mga mamshing katulad ko na lagi na mumoblema kung ano ang ipapaulam sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, at kulang naman sa budget ang kanilang pambili ng ulam. So ngayon, mga mamshi, meron akong i-share sa inyo na simpleng luto lang at tiyak na masisiyahan ng inyong buong pamilya dahil ito naman ay masustansya at murang-mura lang ang mga ingredients nito at hindi naman siya gaanong magastos at kayang-kaya ng inyong bulsa, lalo-lalo sa mga aking mga mamshi dyan na nagtitipid dahil sa sobrang dami ng mga gastusin. Kaya ngayon, mga mamshi, ready na kayo sa aking lulutuin at i-share ko ito sa inyo. Kailangan natin ng tofu, yung perm, at red pepper, celery stalk or yung tangkay ng celery, snow peas or chicharo, green beans, carrots, celery leaves, sweet potato or kamote, at bean sprout or yung toge, onions and garlic. Kailangan natin ng sesame oil, kung wala, okay lang. Worcestershire sauce, oil, ground black pepper, silver swan soy sauce, and iodized salt. So ito, papainit muna natin itong kowale para mumpisa natin yung tofu. Ipa-fried muna natin siya. Ayan, mainit na ang kowale. Lalagyan na natin siya ng mantika. So, ayan, mainit na ang ating mantika, kaya ihulog na natin yung ilang piraso ng tofu para maiprito natin siya. Huwag natin samin sa bawang tofu. Ingat lang at matalsik. Ayan na mga mami, medyo nagbo-brown na ang tofu. Medyo matagal lutuin itong tofu, kaya konting tsaga lang sa paghihintay para ma-brown siya lahat. At maya-maya na niya magiging brown na yan at upisahan na natin lahat talaga ang ating mga ibang ingredients. So ayan mga mami, tignan na natin na ang ating tofu ay brown na siya. So pwede na natin siyang hahanguin ngayon at isi-set aside muna natin siya para mamaya itatapis na lang natin siya kasi nga sobrang lambot itong tofu para hindi naman siya madurog. So, pwede na natin siya iset aside. So, ngayon mami, umpisahan na natin lahat ng ating ingredients. Unahin natin yung onions, kasi yung onions matagal maluto. Kaya yan ang dapat na uuna. Gigisa-gisa lang natin silang lahat. Kasi kaya dapat mauna ang onions kasi matagal yan maluto. Yung bawang, pag inuna mo yung bawang, mas madali siyang masunog. So, kaya kailangan mauna muna itong ating onions. At kapag medyo luto na yan, saka natin susunod yung bawang. Yung bawang. Ayan siya. Ang bango. Bawang at sibuyas pa lang yan. Ayan siya. At pagkatapos, uunahin natin yung mga matagal maluto na mga ingredients natin dahil yan ay matagal, katulad nitong ating carrots. Tignan natin yan. At kasabay na rin yan yung ating sweet potato. Halos magkasing kulay lang sila ng carrots.
Kasi yan yung mga matatagal maluto. Kaya yan ang gagawin natin. Pwede mo na rin isabay itong stock celery. Dahil matigas din yan. So, pwede na natin siyang isabay. Isunod na yung beans. Medyo natakpan mo siya ng ilang minuto para maluto yung ating mga matitigas na ingredients. Yan, para maluto siya kaagad. So, yan mga mami, pwede na yan. Naluto na yung ibang ingredients natin na medyo matigas. At ngayon, isusunod na natin itong ating snow peas o yung chicharro. Yan, halo-halo lang. At isunod na rin natin itong ating capsicum. At pwede mo na rin ihulog itong leaves ng ating celery para magkaroon na siya ng lasa. At ihulog na natin itong ating bean sprout o yung toge. Ang dalawa yan. Tapos, pwede mo na siyang lagyan ng ito mga mami, yung black pepper. Tapos, pwede mo siya lagyan ng ito na yung Worcestershire. Pahaloy ulit natin siya. Lagyan siya ng konting soy sauce. So, ito na mga mami, yung ating Simply Ingredients. Huwag yung tatagalan ng pagluto para hindi malamog yung toge natin. At ngayon, ilalagay na natin sa huli yung ating tofu. So, ito na siya mga mami. Ang ginagawa dyan, papatihin mo na yung kalat, i-off mo na siya para hindi masyado maluto yung ating toge. Tapos, saka mo ilalagay itong ating tofu. Ayun na siya. Tapos, haluin mo lang siyang ganyan. At itong sesame oil, sa huling-huli mo siya ilalagay para masarap na masarap siya. At ito yung nagpapalasa talaga dito, yung sesame oil. Kailangan naku-off na yung kalan mo, wala nang apoy. At ilalagay mo na itong pampasarap ng sesame oil sa huli. Kasi pagka may apoy yan mga mami, madali siyang masunog. Itong sesame oil na to. Ito ay yung mga pampabango lang ng sa pagkain. Tapos konting halo lang. So, ayan na mga mami, ang ating bean sprout na may tofu. Ayan na ang sarap niyan. Thank you for watching guys. See you next time. Bye!